So mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa 130 pounds or super featherweight na sasabak si Magsayo sa comeback fight niya matapos ang dalawang magkasunod na talo niya sa featherweight division sa kamay nila Ray Vargas at Brandon Figueroa. Bagamat hindi pa ina-announce ang next fight ni Magsayo, sinabi niya na malapit na daw itong i-announce. Pero may kumakalat nga pong balita mga tol na nasa November 24 na daw ang laban ni Magsayo at ang makakalaban daw nito ay walang iba kundi si former Mexican 4 Division World Champion Leo Santa Cruz. Malaking laban nga po yan mga tol kung sakaling ito nga ang lalabanan ni Magsayo. Pero kumakalat pa nga lang po ang balitang yan at malalaman natin yan mga tol kung totoo kung mismong sa page na ni Magsayo nang galing ang balita. Malaki po ang tsansa ni Magsayo na manalo dito kay Leo Santa Cruz. Halos isang taon na kasi mahigit na hindi ito napapalaban. Ang huling laban pa niya mga tol ay mula pa dito kay Kenan Carbajal. Nanalo siya via unanimous decision. Bago nga po yan, nakalasap na matinding knockout si Santa Cruz kay Gervonta Tank Davis. 3 taon na mahigit ang nagdaan. Kaya pagkakataon na talaga ni Magsayo mga tol, nasamantalahin ang layoff ni Santa Cruz. Sa kabilang banda naman mga tol, Albert Pagara may pinaringgan sa post niya sa kanyang official FB page. Sinabi nga po ni Pagara mga tol sa post niya, "Aba, baka malamong kita pag hindi ka tumigil dyan." Hindi nga po natin alam mga tol kung sino ang pinaparinggan ni Pagara. May mga pumuna naman sa post ni Pagara mga tol at sinabihan siyang mayabang. Maraming nga din po ang nagpaalala sa kanya noong inakout siya ng Mexican Cesar Juarez sa round 8. Yan po ang nag-iisang talo ni Pagara sa professional career niya sa boxing. May mga nagtanggol naman kay Pagara mga tol na mga fans niya at sinabing antagal na umano noong laban na yon. Hindi na daw dapat yung balikan pa kung si Manny Pacquiao nga daw gumagapang din. Kaya natural lang daw na matalo ang isang boksingero. Sa hindi po nakakaalam mga tol, 7 taon na nga po ang nakalipas noong matalo si Pagara dito kay Juarez. Pero matapos matalo ni Pagara, sunod-sunod naman ang naging panalo nito. May nakatakda sanang laban si Pagara sa Kazakhstan, subalit 2 beses po na postpone. Sa ngayon, hindi pa natin alam mga tol kung kailan marereschedule ang laban niya. Sa kabilang daku naman mga tol, Gervonta Tank Davis versus Kit Turman ngayong December 9 na daw magaganap sa T-Mobile Arena Las Vegas. Ayon nga po sa nasagap nating balita mga tol, ang deal daw ng dalawang magkabilang kampo ay na-finalize na daw at maglalaban daw ito sa catchweight ng 145 pounds. Ayon din sa balibalita mga tol, tune-up fight lang umano ni Davis itong si Turman. So kaya siguro nasabi yan mga tol, matapos makalasap ng talo ni Turman kay Manny Pacquiao, tumamlay na ang karera ni Turman. 1 beses na lang kasi itong napalaban noong nakaraang taon pa. Kaya matagal nang na-layoff itong si Turman. Marami din ang nagsasabi mga tol na mananakout daw ni Davis itong si Turman. Kapag nakakonekta daw ang body shot ni Tank Davis, siguradong titiklop daw itong si Turman. Ito daw kasi ang kahinaan ni Turman mga tol, ang kanyang katawan. Pero may mga naniniwala pa rin sa kakayanan ni Turman. Diyan na daw makakalasap ng unang talo si Tank Davis. Samantala, malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat natalo po ang kababayan natin sa 51 kg sa 19 Asian Games sa China na si Aaron Judbado kontra sa Thai fighter. Hininto po ang laban sa round 2 matapos magkaroon ng cut ang Pinoy. Hindi na nga po pinagpatuloy ng doktor ang laban. Ayon din sa referee mga tol, galing sa suntok ang cut. Pero kung makikita po natin sa replay na headbutt po ang pambato natin. Sayang nga po, maganda din sana ang pinakita ng Pinoy sa laban niya. Natalo po dyan si Aaron Judbado via stoppage sa round 2.